Magandang umaga ho mga katusok. So may nagtatatong kasi sa mga ordinary at saka sa mechanism. So dito ko na sasagutin lahat para ma-explain ko sa inyo. Yung ordinary kasi mga katusok, bali ordinary trigger, ito po yung ordinary trigger. Yan. Yung capacity nito, hindi lang masyadong maraming guma. Kasi pag sobrang daming guma, may chance po siya na pusa po siya mag-release o sobrang tigas po siya kalagitin. Yan po. Yung kakaibahan ng mechanism at saka sa ordinary trigger. Ang mechanism kasi, kahit ilang guma pa yung ilalagay mo, malambot lang siya kalagitin. At nakaano din siya, yung kalabitin mo, pagpasok niyan, bali kakagat niya yung rubber niya. Yan, ay rubber. Yung chapting ay yung trigger. Yun. Yan. At may line release din siya. Yan. Yan po mga katusok. Ito po yung mechanism trigger. Yan. Ganyan po mechanism trigger. Kasi ang dami pong nagtatanong sa akin na ano bang kakaibahan sa ordinary at saka mechanism na trigger. Yan. Ito po yung ordinary trigger. Ito po yung mechanism. Yan. Ito po katusok ay ordinary po ito. Yan. Ordinary trigger yan. Kita nyo. Yan po. Ordinary. So, ang paglagay nito, medyo kalabitin mo pa konti bago siya ipasok. Yan. Pero, pwede naman din. Bali, idiin mo lang. Yan. Yan. Agad na yan. Eh. Yan. Yan. Agad na yan. Okay naman din siya, pero iba talaga yung mechanism. Yan. Ito ay ordinary. Ito ay mechanism. Ang mechanism kasi kahit sobrang dami ng rubber, hindi siya mag-release at saka malambot na sa kalabit yun. Yan po. Yan po ka, ano, yung kakaiba sa ordinary at saka mechanism. Yan. Yan pa yan ang lock. Ito mga katusok. So, salamat po sa panonood. Sana po may natutunan kayo. Yung mga bago pa lang, yung mga beginner pa lang ng spear gun, yung hindi po alam yung anong kakaiba ng mechanism at saka sa ordinary. Yun po yung ordinary mga katusok. Ganito lang yung ordinary. Salamat po sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe, no, para sa ating bagong paraan.